Simple pero elegante raw ang magiging unang SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa Lunes. Kabilang sa naghahanda para sa okasyon, si Bayang Barrios na kakanta ng Lupang Hinirang. Abala na rin ang mga militanteng grupo na gustong maiparating daw sa Pangulo ang kanilang saloobin sa ilang issue. May report si Tina Panganiban Perez. Bayang araw-araw na naghahanda si Bayang Barrios para sa pagkanta niya ng pambansang awit sa kauna-unahang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking karangalan daw para sa kanya ito, lalo pat posibleng siya raw ang kauna-unahang taga Mindanao na makagagawa nito. Napakalaking privilege na isa sa mapili sa kadami-daming pwedeng kumanta, di ba? Daghan pa sa Mindanao, madami ring artist doon na magagaling. Aminado siyang kinakabahan pero excited din. Kasi mahirap ang pambansang awit. Alam lahat ng Pilipino to eh. Isang malimo lang, dami ng ano. Ibinirit din ni Bayang ang theme song ng Encantadia na siyang kumanta. Ang grupong Bayan naman na dati palagi nagsusunog ng effigy, naghahanda para sa kanilang pagkilos pero hindi pagkontra. Sa pamamagitan ng mga higanteng painting, ipaabot daw nila sa Pangulo ang mga issue gaya ng national industrialization, reforma sa lupa, kapayapaan, social services, good governance at kontrakatiwalian. Ang turing naman sa nakaupong Pangulo ay hindi naman kaaway at meron ding mga kasamahan tayo na bahagi din ng administrasyong Duterte. Hindi naman kasama ang maruya na paborito ni Duterte sa mga ihahandang merienda sa SONA. Ilan sa mga ihahanda, fresh at fried lumpiang ubod, empanaditas, pandesal na may kesong puti at beefsteak, at balut pate. Gaya ng inaugurasyon ni Digong, asahan daw na magiging simple rin ang kanyang magiging unang SONA sa Lunes. Ayaw po ng presidente ng magarbo. So ito tone down natin. Pero hindi naman po ibig sabihin, kasi po ito ay state function, so kailangan it is still elegant. Isa sa mga siguradong hihimayin sa SONA ang 10-point economic agenda ng Administrasyong Duterte. Wala pa po siyang nire-release na yung kanyang speech. Pero of course, we work hand in hand with Malacanang, especially the Department of Finance, kasi dyan po nagsisenter yung kanyang 10-point economic agenda. Correct. So of course, there will be inputs for the 10-point economic agenda. And of course, his crime and corruption stand against it. Tina Panganiban Perez, GMA News.